Check test. So yun po, what's up mga tits, mga penyo. Welcome back to another vlog. And for today's vlog, no, matutunghayan nyo ang aking return of the comeback, no, dito sa Taiwan. Ibabahagi ko sa inyo ang story, ang aking pagpunta rito kasama ang The Family. Subaybayan yung The Family na aking blinad last year, no, dito. New Year sila dito. Isang pamilya kung saan naging bahagi rin ako ng kanilang pamilya. Sinamahan natin sila at nag-tour dito sa Taiwan. And nag-tour ulit sila at napasama ulit ako ang inyong lingkod. At kukuha na natin ang bawat detalye at storya na magaganap dito sa Taiwan. So yun po, ilang araw tong vlog na to. Ayun. So yun po, no, kasama ko si Papa dito. Yehey! Totoo kayo ninyo yung mga aming mga pagdaanan along the way from airport hanggang day 1 ngayon dito sa Taiwan. Stay muna ako sa aking sister's house kasama ang aking mga pamangkin for just one night, and then sinundo na ako ni The Boy, no? Guys, no, sinatry natin ngayon ang ating bagong-bago at latest selfie stick. Napakatibay na to. Maan yung bagyo, baha, no, hindi na sira, no. Siyempre nakatago, eh. 360. Matibay to. Huwag mo lang ilalabas ang bahay, matibay to. Huwag mo lang gagamitin, tatagal to. So yung guys, no, so kung gusto niyo yung gantong accessory, no, may sarili pang ilaw. Click niyo lang yung yellow basket, no, kung may makita kayo. Ay, video pala. Kabi-kabila ang mga reklamo hinggil sa bagong revised guidelines para sa mga Pinoy na umaalis ng bansa na ipapatupad simula September 3. Bukod sa dami ng mga nakalistang requirements, kinukwestiyon din kung bakit kailangan pa ng ibang mga dokumento tulad ng original birth certificate ng menor de edad kahit kasama ang magulang sa biyahe, proof of financial capacity kung naisumite na ito sa mga embahada bago mabigyan ng visa. So yun po ang mga tits, mga pengyo. At yung part na talaga hindi ko malilimutan sa travel na to, no? Yung sa immigration, yes. So regarding sa immigration, no? I'm with this family, no? Upon Fort W and their family friend, and yun.
na medyo nagkaroon tayo ng problema doon kasi kung ano yung relationship ko doon sa family. So, na-hold ako, dinala ako doon sa isang immigration officer doon sa likod. And then, nag-fill up ako ng form. Kung nakikita nyo doon sa video, isang papel. Pero hindi ko na pinakita kasi yung details ko. Hindi ko siya masyadong pinokus. Yun, upon waiting doon, isang experience, ang hinahanap nila is yung relationship mo doon sa family na kasama mo. Kung gaano mo sila kakilala, kung saan yung lakad nyo, gano'n yung kabisado yung mga kasama mo doon simula doon sa mga bata doon sa family na kasama mo. So, tungkol doon sa mga questions nila, nasagot ko naman tama, and then lahat ng aming mga plano doon sa tour or sa trip na gagawin namin ngayon is kompleto naman yun, konkreto, mga detalye, and pati yung mga lumang mga details doon, buti meron mga pictures kasama sila. And yun, at naging mabait naman yung immigration officer at yun, inalaw ako na makasama. Thank goodness, no? Ganda yung mood ng immigration officer. Pero medyo mahaba yung ano, yung waiting time ko doon, no? Kasi maraming na-hold na mga kababayan din natin. Hindi ko alam kung anong reason nila. At yun nga, iniwasan din siyempre ng ating mga immigration officer yung mga illegal na immigrants, mga papasok lang sa isang bansa at yun, magtitinti nga at magkatrabaho sa aking situation. Talagang tour lang tayo yung trip na dito sa Taiwan. And yun, gagawa rin tayo ng content and video vlogs na kanilang trip dito as a family. Kasama ako. Ako yung magiging instrumento na kung saan maipreserve natin sa mga pictures, sa mga videos, sa mga na pwede nating balik-balikan. Punta tayo rito, nakasama natin yung mga mahal natin sa buhay sa isang lugar na meron tayo magandang kuha. No? At yun yung ating plano para sa trip na ito. So, papasalamat ako no, dahil okay no, naapubahan tayo na makapasok at makasama sila. No? At nandito tayo ngayon sa Taiwan. So yun po, no, idagdag ko lang pala para hindi kayo magkaroon ng abala no, sa mga alakat na ganun. Ang sabi sa akin ng immigration officer is kumuha kayo muna ng affidavit of support dun sa MECO kung ano man yung kailangan siguro ng family friend or long distance relatives na gusto yung isama dito ay hindi na kayo magkakaroon ng abala daw para sa immigration. Yun yung sabi niya sa akin. Sorry po. So continue natin yung story. No? Let's go. Grabe, abot-abot no. Meron akong interview with the immigration officer. Yes, grabe yung mga delay-delay yung tactics no. Pero thanks God, no? Natuloy tayo. And right now we're waiting for our boarding sa ating airplane no. So estimated time is 12 midnight. Kaya muna tayo guys. And mamaya, pagtuan ulit tayo. Sasakay ni ate, no? And her family sa airplane. Wow!
first time, tapos international agad. Very good. Ano masasabi niyo, ate? Not bad. Not bad. Sama sa Gia. Saka si Gia. Jape, ano masasabi mo? First time mo yung... Sa P-Tex. Ha? Sa P-Tex. Sa P-Tex. Your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. The evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. Yeah, that's it.